Ito yung version ko sa kinamatisang manok. Napakasarap. Grabe, kakaiba ang lasa. Meron ako ditong 500 grams na chicken legs or quarter legs na hiniwa ko lang ng pa-serving cut. Itimplahan ko muna ng asin at paminta at i-marinate lang mga at least 30 minutes. Sa kawali naman, maglagay ako ng mantika, painitin, at saka ko na iprito yung manok. Isisear lang natin hanggang sa mag-brown lang yung both sides. Habang ginagawa ko yan, mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Okay na itong ating chicken. Pareho na siyang brown yung both sides. Itabi ko muna yan sa kawali. Hindi ko na siya tanggalin. Itabi ko lang muna. At igisa ko na rin dyan yung luya at sibuyas. Kung may bawang ka, pwede. Kaya lang sa ngayon, out of stock ako ng bawang. Hindi available sa akin. Kaya okay lang. Kahit walang bawang, basta may luya naman din. Ihalo lang hanggang sa maglabas lang ng aroma. At isabay ko na rin gisa yung manok. Ituloy lang ang paghalo hanggang sa magisa lang ng mabuti yung manok sa ating sibuyas at luya. Sa puntong ito, okay na yung ating chicken. Maglagay na ako ng kamatis. Medyo marami yung kamatis dahil kinamatisang manok na yung ating nino. 5 perasong kamatis yan ang nilagay ko. Kung mas marami ka pang kamatis dyan, mas maganda. Takpan ko muna hanggang sa maluto lang din yung kamatis. Pagka ganito na yung ating kamatis na malambot na siya, pwede na rin natin yan durugin para mas maganda ang katas niya. Talagang lalabas yung kulay ng kamatis. Okay na rin tong ating kamatis. Maglagay na ako ng tuyo. Lagyan ko rin ng oyster sauce. Takpan ko muna hanggang sa mag-reduce lang din yung ating tuyo at oyster sauce. At maglagay na rin ako ng calamansi juice. Lagyan ko na rin ng sealing green at maglagay din ako ng hard-boiled egg or nilagang itlog. Optional, pero ako naglagay ako pang dagdag lang din dahil medyo kunti yung ating manok. Kaya kung gusto mo naman na madagdagan pa ng manok, pwede ka magdagdag at kung ayaw mo na maglagay ng itlog. Pero ako naglagay ako ng itlog para pandagdag lang din sa ating manok. At sa puntong ito, okay na itong ating kinamatisang manok. Kung gusto mo pa ng gaya nito na medyo masabaw-sabaw siya, okay na yan, ready to serve na. Pero kung gusto mo ng more concentrated yung sauce niya, ituloy mo na lang din ang pagluto, siguro mga 5 minutes pa hanggang sa mag-reduce lang o makuha mo yung gusto mo na consistency ng sauce. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na tong ating kinamatisang manok. Nag-reduce na rin yung sauce niya. Medyo concentrated na rin. At malapot na rin siya. Okay na ito. Pwede na natin ito hanguin at ready to serve na yung ating napakasarap na kinamatisang manok with hard-boiled egg. Kaya mga kalasa, alam ko, kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!